Ngayong gabi sa Reaksyon, kilalanin natin ang personalidad sa likod ng mga headline. Hindi ko na-expect na cancer siya. Akala ko, buko lang, minsan, sabi, sis, tubig lang yan. So, nung nalaman ko na cancer, doon ko na realize na, naku, ano pala to, grabe pala to, parang makakamatay na sakit. Siyempre, iyak kami ng iyak kasi parang ang hirap tanggapin. Kailangan tumuloy ang buhay, di ba? Maliliit pa nun yung mga anak ko. That period, I was actually preparing to die. Malalim ang talakayan kasama ang taong pinag-uusapan. Ito ang madibdibang usapan kasama si cancer survivor Carla Parasison. FYI mga kapatid, for your information. Ang buwan ng Oktubre ay tinaguri ang Breast Cancer Awareness Month sa Pilipinas. Dito isinasagawa ang malawakang kampanya ukol sa pagsusuri ng dibdib para sa anumang sintomas ng cancer, lalo't sa bansa. Ang breast cancer ang pinakalaganap na uri ng cancer. Ayon sa pag-aaral ng Department of Health, sa 50,000 kaso ng cancer, 16% rito ang pawang cancer sa dibdib. Sa datos naman ng Asian Hospital and Medical Center, isa sa bawat 13 Pinay ang pinangangambahang magkakaroon ng breast cancer. Gaya ng ina, may bahay at manunulat na si Carla Parasison. Taong 2004 nang ma-diagnose ang kanyang stage 3 breast cancer, isang estado kung saan kumalat na ang cancer sa mga bahagi ng katawan na malapit sa dibdib tulad ng lymph nodes at muscles. Sa kanyang ika-anim na chemotherapy session, kumalat sa ibang bahagi ng katawan ni Carla ang cancer. Pero hindi siya sumuko hanggang sa kanyang 12 beses na pagpapagamot noong 2005, idineklara siyang cancer-free. Ngayon, ang kanyang tila 2 buhay, iniaalay na niya sa kanyang advokasya laban sa cancer. Welcome to Reaction, Carla. Siyempre, ang unang tanong sa iyo ay, paano mo nalaman na may breast cancer ka? Noong 2004, Mayo, nagbabakasyon kaming pamilya sa Ilocos Norte, nakapanang asawa ko yung aking kaliwang dibdib at sabi niya, bakit may matigas dito? So, kinumpar ako sa kanan. Sabi ko, pareho lang naman kasi pag tiningnan mo, pantay naman, walang bukol. Mm-hmm. Pero pag pinindot mo yung balat, matigas yung kaliwa, tapos yung sa kanan, malambot. Ah, so hindi siya nakausli? Hindi siya nakausli. Okay. Pagbalik namin ng Maynila, nagpunta ako sa company doctor, kasi sinabi nung sabi niya, kailangan mo nang pumunta sa surgeon, patanggal na yan. Ganun lang. Pero nung panahon na yon, hindi ko pa inisip na breast cancer. Sabi ko, kailangan lang matanggal para ma-biopsy, makita kung anong... Oo. Ano. So, medyo matagal pa, mga 3 buwan pa lumipas bago ako nakapagpa-opera kasi hanap pa ako ng mga ibang doktor. At saka busy rin ako kasi nagpa-part-time MBA studies ako sa gabi. Nagtatrabaho sa araw. So parang wala rin akong oras. Parang tuwing Sabado lang ako nakakapunta. Finally, nung nakapagpa-opera ako, shock of my life, cancer pala. Yung umpisa, according to the report, stage 3C. Doon na siya, susunod na sa pinakamalala. Yung stage 4 yung kumalat na. So, pero nangyari, after nung treatments ko, nung 2004 hanggang 2005, nagpaskan ako after 1 year, kumalat na pala. So, naging stage 4 din ako after 1 year. Parang, hindi pa ako nakahinga nang matapos yung treatments ko, bumalik na siya agad. So, parang ito yung tinatawag na napaka-aggressive niya? Oo. Kasi nung time na yon, 35 years old lang ako, ibig sabihin, hindi na kayanan nung immune system ng katawan ko na labanan yung cancer. So, teka, may anak ka na nun? Opo. Nung panahon na yon, ang anak ko ay 9 years old tsaka 5 years old. Isang lalaki, isang babae. Anong pakiramdam mo nung malaman mo na stage 3C? Siyempre, nabigla ako. Tapos dahil advanced na nga siya, parang inisip ko, naku, malapit na kaya akong mamatay, parang yung mga anak ko. Siyempre, natakot. Pero at the same time, parang naisip ko rin, may solusyon ba dito? So, naghanap kami ng mister ko ng mga kasagutan doon sa mga, kung ano yung next steps. Anong na-discovery mo noon na solusyon and were they encouraging yung mga solusyon na nakita mo? Oo naman, kasi nung panahon na yon, naka-meet ako ng mga fellow breast cancer survivors sa pamamagitan ng I Can Serve Foundation. At sa pamamagitan ng mga pagpapalitan ng emails, natutunan ko na marami naman palang breast cancer survivors. So, ibig sabihin, nagka-breast cancer sila, nabuhay sila. So, inisip ko, baka mabuhay din ako, di ba, kahit malala na yung case ko. So, teka mo, ilang chemo to?
anim. Tapos sa radiotherapy. 28 days. Na sunod-sunod, so, Monday to Friday. Ba, mahal yung mga yan? Mahal, mahal. Alam mo, nagtatrabaho ko, meron kaming HMO sa kumpanya. Sa surgery pa lang, ubos na. Ubus na yung... Magkano ginastos mo sa surgery pa lang? Ang HMO limit ko per disease per year was, at that time, was 100,000. Okay. Ubus na yun sa surgery. Oh, pero ang tumulong sa akin ay kaibigan ko nung nasa college ako, si Gulmojani. Meron siyang website, ourownlittleway.org. So, dun ako yung first beneficiary nila. Sinabi niya, tutulungan kita, bigyan mo ako ng email addresses ng mga kakilala mo. Tutulungan kita mag-solicit ng fund. So, nag-email siya dun sa mga kaibigan ko. Binigay siya mga 150 email addresses. May sakit si Carla, baka gusto niyang tumulong. Masyadong mahal ang ano, ang gagastos yan sa paggamot. Buti hindi ka gumive up, ano? Kasi you would think na nag-chemotherapy ka na nga, nag-radiotherapy, nag-stage 4 ka pa. Mm-mm. What made you go on? Parang gusto kong maging halimbawa sa mga anak ko na kailangan labanan ng sakit or kung ano mang pagsubok. Kasi noon, ina-admit ko na sumama yung loob ng mga anak ko kasi sabi lang, ma, di ba, nag-treatment ka na, di ba, dapat magaling ka na, tapos may sakit ka na naman. Sinabi ko nga na, para na lang sipon yung cancer, di ba, minsan hindi mo pinapansin, pero minsan bumabalik, gagaling ka, babalik na naman, may sipon ka na naman after a few months. So, ganun na lang, parang normal na sakit na lang siya, para hindi sila natatakot. Kasi parang yun na lang ang opportunity namin na magkasama. So, kailangan, tatagan ko na yung sarili ko. Kaya anong naramdaman mo noon na posibleng nabibilang na lamang ang araw mo sa piling ng mga anak mo, halimbawa? Parang naniwala ako na kung ito na lang yung time na kasama ko sila, I'll make the most of it. So, kailangan masaya magiging alaala namin sa isa't isa. Yung time namin, parang maalala nila na minahal sila ng nanay nila. So, yun ang ano ko, motivation ko talaga na makita sila at makasama sila. Ay, yung asawa mo, hindi ba siya dumaan din sa depression? Kasi, oo. Actually, naapektuhan siya. Siya yung mas naapektuhan. Kasi, syempre, iniisip niya, paano yung paglawala ako, di ba? Parang, pero, alam mo, naghanda kami, Luchi. Bumili kami ng maliit na lote sa cementerio, isang plot. Kasi, talagang feeling ko, malapit na ako mamatay. So, parang sabi ko, kasi nung problemahin pa nila, saan ako ilalagay? Bumili pa kami ng lote sa cementerio. Dinala namin ang open mic ng reaksyon para maging tulay ng ilang individual sa ating panauhin. Dito, maaari silang magtanong ukol sa mga karanasan at pinagdaanan ni Carla para season. Ang ating unang open micer ay isang cancer survivor, pero hindi raw nawawala ang takot niyang bumalik ang kanyang sakit. Narito si Annabel Eral. Ma'am Carla, tanong ko lang sa'yo kung ano ang ginagawa mo sa pagkatapos ng paggagamot mo na tuloy-tuloy na recovery mo sa cancer. Ang pagtulog ang pinakamahalagang paraan para ma-replenish yung body natin, ma-rejuvenate, lumusog yung mga cells natin. So, yun ang pinakamahalagang advice ko. Sa totoo lang, for the last 9 years, talagang I make it a point early to bed, early to rise. So, ano daw ang naging sanhi kaya ng cancer? Hindi nila alam. Maraming cancer na hindi nila alam. Ang masasabi lang nila, yung risk factors. Yung nga habang tumatanda, kung meron kang kamag-anak na nagkaroon ng cancer, nanay mo, kapatid mo. O ikaw, may kamag-anak ka ba? Wala eh. Wala kang history ng cancer? Wala. Kaya nga, hindi nila alam. Merong porsyento ng breast cancer na hindi nila alam bakit nagkaroon ng breast cancer. Wala ka bang paranoia o yung kapraningan na baka bumalik? Siyempre, taon-taon bago mag-annual physical exam, minsan nga nadidelay kasi natatakot ka, baka na naman may matagpuan. Hindi mo maiwasan yon. Pero ang mga ano doon, ang mga technique doon, magsama ka ng kasama, sabay tayo magpa-check up para kung ano't ano man, may suporta kayo kagad sa isa't isa. Well, itatanong natin sa'yo kung ano ang ginawa mong pagbabagong positibo sa buhay mo pagkatapos mong malaman na cancer-free ka na. Sa ating pagbabalik, huwag po kayong alis. Alam mo yung laging sinasabi sa ating mga babae, uy, magpa-check up kayo at saka kayo mismo kapain nyo. Anong payo mo sa mga babaeng nagsa-self breast exam okay. na sa edad na 20 anyos, dapat monthly na ang breast self exam. Ang objective nun ng BSE or breast self examination is to be familiar with your breast. Alamin mo kung anong itsura ng suso mo, ano yung feel ng suso mo, para kung merong changes month to month, doon mo malalaman, may bukol ba? Meron bang nag-change sa skin, naging rough? Okay.
nagkaroon pa ng dimpling, may lumubog bang bahagi. Kasi yung mga ganong changes, manonotice mo kung familiar ka sa breast mo. Mm-hmm. So, pwede kang kumonsulta sa doktor. Mm-hmm. Yun lang naman yun eh. So, finally, nung nalaman mo na cancer-free ka na, mm-hmm. ano naramdaman mo? Parang milagro talaga ng Panginoon sa akin. Talagang nawala. Parang to assure me na wala talaga. You don't need treatment. Dinala naman namin ang mic ng reaksyon sa Vice Presidente ng Breast Cancer Society of Manila na si Elvira Galang. Narito ang ating ikalawang open micer. Carla, sa maraming taon ng iyong pakikipaglaban sa breast cancer, nagkaroon ba ng pagbabago ang iyong pananaw sa buhay? Ang naging pagbabago kahit maliit, yung you don't take things for granted. Yung mga maliliit na bagay, kasi diba sabi nila, don't sweat the small stuff. Mm-hmm. Yun nag-a-apply. Yung mga maliliit na bagay na nakaka-resulta sa'yo, huwag ka nang magpa-stress doon. Mm-hmm. Pero yung mga maliliit na bagay para sa ibang tao, parang gagawin mo para sa ibang tao, kahit maliit na bagay, hindi ko alam gano'ng kalaking tulong sa kanila. Anong naramdaman mo pagkatapos mo matanggalan ng suso dahil sa mastectomy? Siyempre, malungkot, nakakamiss. Ako, ang psychology ko na lang, nireserve niya na yung room ko sa bahay ng Panginoon sa langit. Mm-hmm. Half of my breast is mabubuo ka ulit nun. Correct. Alam mo, sabi kasi nila, parang isang malaking bahagi ng pagkababae natin mm-hmm. yan. Mm-hmm. Feeling mo ba nun, nawalan ka nun o nabawasan? Sa akin, dahil may asawa ako at saka mga anak na nagmamahal sa akin, mm-hmm. pamilyado ako, mm-hmm. hindi masyadong naging issue yun. Mm-hmm. Siguro mas nagiging issue yon dun sa mga wala pang partners. Tama. Kasi iniisip nila. So, pero marami nang parang meron namang reconstruction. Mm-hmm. Tapos, marami akong nakilala sa I Can Serve na na-meet nila yung Mr. Right nila after nilang magpa-mastectomy. Talaga? Yung talaga true love yun, di ba? Kasi hindi tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Tama yun. Anong pangunahing layunin ngayon ng I Can Serve? Lagi pa rin yung pagpapalaganap ng early detection, early breast cancer detection guidelines. Yan lang ba talaga ang panlaban natin, kasi, early detection? Kasi nga, hindi mo alam kung sino magkakaroon ng breast cancer. So, para matumaas ang nabibigyan ng lunas o gumagaling, kailangan pinakamaaga pa lang, maagapan na siya. Ano ang karanasan ng I Can Serve as far as dealing with breast cancer patients? Karamihan ba yan nasa upper class o karamihan nasa, or walang pinipili? Walang pinipili. From the most indigent to the richest, talagang lahat ng klaseng babae, dinadapuan ang sakit na ito. It doesn't matter kung anong katayuan sa buhay. Sa loob ng 9 na taon na naging involved ako sa I Can Serve, parang nakita ko na medyo mas bumababa na yung stages. So, siguro, mas nagpapacheck up na yung mga babae para mga... Tama. Kaya lang, sad to say, hindi pala ganap. Marami pa rin yung mga late stages. Marami pa rin. Siyam na taon ng cancer survivor itong si Carla. Kaya marami na rin ang humugot ng lakas at inspirasyon sa kanya. Narito ang aming munting sorpresa para kay Carla, ang kanyang kapwa cancer survivor na si Tansy Chaseco. I am Tansy Chaseco. Carla is my best sister and my shining star. I'm an 8-year breast cancer survivor. Natulungan niya ako because mas malala yung pinagdaanan ni Carla, mas mabigat ang cross na pinagdaanan niya. How can I not admire her? She's a double cancer survivor. Parang every day na I have to go to, let's say, my chemo, my radiation, and yan, I think of Carla and say, Carla can do it, so can I. As she's a living, breathing example. Na if I want to live again, look at Carla. She can go, she can do it. So my message to Carla is, I join you in this prayer, Carla, every single moment, like you, when I rejoice in the gift of life that we are still alive and cancer-free. Sweet. Isa pa lang yan eh. I'm sure marami ka talagang nahimok na huwag sumuko. At ano ba to? How much does the mind have to do with surviving cancer? Plenty, plenty. Positive thinking, really believing that you are in God's hands, that by His mercy you are free from fear and you can live fully. Make that parang a daily, it's a daily thing eh. Okay, si Pansy actually may regalo sa'yo at pinapahatid niya sa amin para sa'yo. So, meron siyang munting alay para sa'yo.
Thank you, Pamsi. Thank you, Miss Lucy. Nako, and thank you. Ng reaction. Alam niyo po, ang Eye Cancer Foundation ay non-stop, non-profit. Kaya kami po ay kailangan mag-fundraising upang mapondohan ang aming mga kampanya para sa karagdagang impormasyon ng kababaihan. Ito ay isang Christmas card na naglalaman po ng isang Christmas tree hanger sa halagang 250 pesos para makatulong po sa mga kababaihang may breast cancer at dun sa kailangan bigyan ng impormasyon. Mag-email lang po sa gift@icancerfoundation.org para po mag-order. Thank you very much. Thank you. Maraming salamat sa iyo, Carla. Our inspiration, not just for tonight and not just for Breast Cancer Month, but throughout our lives. Kung wala magsasabi, walang mangyayari, ang tanong mo, pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat personalidad sa balita may reaksyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat.